Sitayo na po ang lahat. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya kababa ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat gumawa ang poon ng mga dakilang bagay. Banal na lupa't langit ang pangalan ng Panginoon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, at kinahabagan niya ang mga sa kanya'y may takot, at lahat ng salinlahi ang awa niya'y walang hanggan. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilihingap niya kababa ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiupo muna po ang lahat.
The Roman Catholic Archbishop of Manila, Decree of Erection, Archdiocesan Shrine of the Black Nazarene. After having considered the petition of the rector and parish priest, Reverend Father Rufino C. Sescon Jr., and the community of the Minor Basilica of the Black Nazarene, St. John the Baptist Parish Quiapo Church, after having consulted the Presbyteral Council and convinced of the merits of the said petition, by these presents, we hereby decree that the Minor Basilica of the Black Nazarene, St. John the Baptist Parish Quiapo Church, be conferred the title of the Archdiocesan Shrine of the Black Nazarene. By this decree of erection, we likewise grant to the said Archdiocesan Shrine of the Black Nazarene all the rights and privileges as embodied in the statutes, which we also approve at the same time. It shall furthermore be governed by the provisions of Canons 1230 to 1234 of the Code of Canon Law, given in Manila this 10th day of May 2023, signed Jose F. Cardinal Advencula, Archbishop of Manila, and attested by Father Isidro T. Marinay, Chancellor. Thanks be to God. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa wika mong banal, salamat po. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa bugtong mong anak, salamat po. Magsitayo na po tayo uli. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugda niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis
ang mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagbunsod upang dumalaw kay Elizabeth, ang mahal na Birheng Maria na nagtataglay sa iyong anak sa kanyang sinapupunan. Sa pagbubunsod ng iyong Espiritu, kami naway makaisa ng mahal na Birheng Maria sa pag-awit lagi ng buong pusong pagpupuri sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophronias. Umawit ka ng malakas, lunsod ng Siyon. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lunsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang iyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawiang dapat pa katakutan. Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Siyon. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoon na iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahapiling niyo ang butihin, buong banal ng Israel. Kahapiling niyo ang butihin, buong banal ng Israel.
Ang Diyos ang siyang nagligtas sa akin. Tiwalang tiwala ako, wala munti mang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sa salok ng tubig, sa batis ng kaligtasan. Kapiling niyo ang butihin, buong banal ng Israel. Magpasalamat kayo sa puon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Kapiling niyo ang butihin, buong banal ng Israel. Umawit kayo ng pupuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Kapiling niyo ang butihin, buong banal ng Israel. Kapiling niyo ang butihin, buong banal ng Israel. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Birheng Mariyang mapalad, sa pananalig mong tapat, sa Diyos na tagapagligtas. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kabuluran ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria,
Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad sa lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kaniyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kaniya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kaniyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono. At itinaas sa mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan. At saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ipinapaabot ko po ang pagbati ng ating minamahal na arsobispo, ang kanyang kabunian, Cardinal Jose Advincula, kay Father June Sesco, ng ating parish priest at rector, sa ating mga kasamang pari at sa komunidad dito sa Quiapo, lalong-lalo na po ang mga deboto ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Sa natatanging araw na ito ng pagtatalaga ng ating simbahan, bilang Archdiocesan Shrine of the Black Nazarene. Masasabi ko po na itong declaration na ito ay long overdue na. Matagal na dapat na ginawa. Pero may kasabihan nga po tayo sa Tagalog, huli man daw at magaling, maiahabol pa din. Kaya naririto po tayo para sa mahalaga at makasaysayan na deklarasyon na ito ng ating simbahan. Sa totoo naman po, para sa ating lahat, lalong-lalo na para sa mga deboto ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, may deklarasyon man o wala, may dekreto man, may papel man o wala, ang simbahan na ito, ang lugar na ito, ay tunay na dambana. Sapagkat sa lugar na ito, nararamdaman natin ang presensya ng Panginoon. Sa lugar na ito, natitiyak natin na kasama natin ang Diyos. Sa lugar na ito, nararanasan natin ang awa, ang pagpapatawad, ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. At tamang-tama naman po, na ang araw na ito ng ating declaration ng ating simbahan bilang Archdiocesan Shrine ay ginagawa natin sa huling araw ng buwan ng Mayo sa ating pagdiriwang ngayon ng kapistahan ng pagdalaw ng Mahal na Birheng Maria. Katulad po ng narinig natin sa Ebanghelyo, si Maria pagkatapos na siya'y tumanggap ng mabuting balita na siya'y pinili ng Diyos para maging ina ng kanyang bugtong na anak, ay nagmamadaling pumunta at dumalaw sa kanyang pinsang si Elizabeth. Ang katotohanan, hindi lamang yung dalawang babae ang nagtagpo sa pagdalaw na ito. Si Maria, daladala si Jesus sa kanyang sinapupunan, ay dumalaw kay Elizabeth, na daladala naman si Juan sa kanyang sinapupunan. At dahil sa pagkikitang ito, dahil sa tagpong ito,
at lalong-lalo na dahil sa pagdalaw ni Jesus sa kanyang bayan habang siya'y nasa sinapupunan pa ni Maria, ang naging bunga ay kagalakan. Kaya yung sanggol sa sinapupunan ni Maria, ni Elizabeth, naggagalaw dahil sa galak. Kaya si Elizabeth napuspos ng Espiritu Santo dahil sa galak. At si Maria napaawit ng papuri sa Diyos dahil sa nag-uumapaw na galak. Hindi ba ganyan naman po tayo? Kapag tayo'y masaya, masigla tayo. Kapag tayo'y malungkot, nanlulumo tayo. Kapag mabigat ang ating pakiramdam, kapag may dinadala tayong problema, kapag tayo'y malungkot, ayaw nga nating kumilos, ayaw nating lumabas ng bahay, matamlay. Pero kapag tayo'y masaya, masigla, naggagagalaw dahil sa kagalakan. At kapag tayo rin masaya, napapaawit tayo. Kapag tayo'y masaya, kumakanta tayo dahil sa ating kasiyahan. Ganyan ang nangyari sa ating pagdiriwa ngayon dahil sa labis na saya. Dahil dumating ang Diyos, dumalaw ang Diyos sa kanyang bayan. Si Elizabeth na puspos ng Espiritu Santo, si Juan Bautista kahit nasa sinapupunan pa naggagalaw sa tuwa, at si Maria napaawit sa kasiyahan. Ganito rin po yung sinabi ni Propeta Sofonias sa ating unang pagbasa ngayon. Sabi niya, magalak kayo, bayan ng Diyos. Umawit kayo ng malakas. Sumigaw kayo sapagkat nasa piling ninyo ang Panginoon. Ang presensya ng Panginoon nagbibigay sa atin ng kagalakan. Kaya matitiyak natin na kapiling natin ang Diyos kapag may kagalakan sa ating puso. At yung kagalakan na yon ay nagmumula sa katiyakan na kasama natin ng Diyos at kumikilos ang Diyos. May ginagawa ang Diyos para sa atin. Mga minamahal na kapatid, itong simbahang ito sa Quiapo ay tanda hindi lamang ng pagdalaw ng Diyos, kundi ng kanyang pananatili sa ating piling. Kaya naman tuwing tayo'y dumadalaw dito sa simbahan ng Quiapo, natitiyak natin na kapiling natin ang Diyos. Nakikinig siya sa ating panalangin at ipinadadama niya sa atin ang kanyang awa at pagmamahal. Kapag pumupunta tayo dito sa simbahan ng Quiapo, alam natin naririto ang Diyos sa atin. At bagamat may dala-dala tayo sigurong mga panalangin, pakiusap, meron tayong mga problemang inihingi ng solusyon, karamdaman na inihingi ng kagalingan, meron tayong mga hinihingi sa mahal na pong Jesus Nazareno, alam natin na sa kabila ng lahat ng ito, bagamat hindi agad nawawala ang problema, hindi agad nasusolusyonan ang ating mga suliranin, hindi agad dumadating ang kagalingan na ating hinihingi, pero umaalis tayo sa simbahang ito nang may kagalakan sa ating puso dahil kasama natin ang Diyos. Hindi man agad na solusyonan ang problema, pero masaya tayong sa katiyakan na kasama natin ang Diyos. Hindi man gumaling agad ang sakit, pero natutuwa tayo, nagagalak tayo dahil alam natin sa karamdaman kasama natin ang Diyos. At doon nagmumula ang ating kagalakan. Alam niyo po, noong 2007 hanggang 2015, nung ako'y nakadistino dyan sa Intramuros, tuwing Biyernes ay nagmimisa ako dito sa Quiapo ng alas 5 ng umaga.
At aaminin ko po na may mga Biyernes na talaga daw bang napakahirap gumising at parang gusto ko na lang magsabing pwede bang magpapalit na lang ng misa. Inaantok pa kasi ako. Biro nyo naman, alas 5 ng umaga yung misa. Pero kapag naiisip ko yung mga taong nagsisimba dito tuwing Biyernes, punong-puno kahit ganun kaaga. Kapag nakikita ko sila, nararamdaman ko yung kagalakan. Kaya napapabalikwas ako sa kama at agad pupunta dito sa Quiapo para magmisa. Kapag tinitingnan ko po kayo bilang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, nakikita ko ang Diyos sa inyong buhay at sa inyong pananampalataya. Nakikita ko kung paano kumikilos ang Diyos ang kanyang kabutihan at pagpapala sa inyo. Kaya naman, napupuno ako ng kagalakan. Mga minamahal na kapatid, sana palagi nating makita ang mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay. At sana palagi nating panghawakan ang katiyakan na kapiling natin ng Diyos. Kung magkagayon, matutulad po tayo kay Elizabeth, mapupuspos tayo ng Espiritu Santo. Matutulad tayo kay Juan, maggagagalaw tayo sa saya. Matutulad tayo kay Maria, aawit tayo ng papuri sa ating Panginoon. Ang Diyos ay nasa piling natin. Ang Diyos ay dumating, dumalaw at nanatili sa atin. At ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Kaya tayo'y magalak, tayo'y magpuri, sapagkat ang Diyos ay sumasa atin. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, pinararangalan si Elizabeth ng pagdalaw ng ina ng kanyang Panginoon. Subalit ninais lamang ni Maria na ibahagi ang kanyang kagalakan. Sa ating pagdiriwang ng kapistahang ito, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama na nagtatangi sa mga babaeng ito. Sa bawat kahilingan ating sabihin, punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang simbahan naway lubos na buksan ang kanyang puso sa salita ng Diyos at ibahayag ito ng may kagalakan sa lahat ng tao at kultura. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga namumuno sa mga bansa naway makagawa ng mga programa sa pagtatatag ng isang higit na maayos na mundo ayon sa diwa ng mapagkumbabang paglilingkod ni Maria, manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Tayo naway pasiglahin ng mahal na Birhen Maria upang madagdagan natin ang ating mga pagsisikap sa pagtataguyod ng isang higit na maayos na lipunan, manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Sa mga may sakit, naway ipakita natin ang ating malasakit sa pamamagitan ng ating pagdalaw sa kanila at pagpapalakas ng kanilang loob. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga namayapa, naway makatagpo kay Maria ng isang tunay na kanlungan. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Panginoong Diyos, ibinaba mo ang makapangyarihan at itinataas ang mga aba. Sa tulong ng mga panalangin ng mahal na Birheng Maria, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pag-asa sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Tiyak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Nawa'y dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dahambana, katulad ng halimuyak ng insensong umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa't sumasamba't nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo itong aming pagdulog sa iyo upang ipagdiwang ang paghahain ng sarili ni Hesukristo. Kasihan mo nawa kami sa aming pagganap nitong pagdiriwang, katulad ng iyong paglingap sa kinalugdan mong pag-ibig ng inang nagsilang sa iyong nagkatawang taong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilahan ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay kunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbahang laganap sa bundigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Uspos ng Espiritu Santo, tumawag tayo sa mapagmahal na Ama sa langit ayon sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kahal.
kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at tiyadya mo kami sa lahat ng masama. Iadya mo kami sa lahat ng masama, Panginoon. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Iligtas mo kami sa maraming tukso at kasalanan. Ilayo sa lahat ng panganib at kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy-i kami. Anus Dei Christis, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang puso namin nagpupuri sapagkat dakila ang iyong ginawa para kami makatanggap ng buong galak sa iyong anak na nooy masayang nadamang kaharap ni San Juan. Bagamat lingid sa pangmalas, at dito na may aming makatagpo sa banal na pagdiriwang,
Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po sandali. Magandang tanghali po sa inyong lahat at tayong lahat ay tinipon ng Diyos upang patuloy tayong mag-alay sa Kanya. Tayo'y binigyan niya ng biyayang makadalaw sa ating mahal na pong Jesus Nazareno upang lalo tayong mapuspos ng Kanyang biyaya. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At sa dakilang kapistahan pong ito ng pagdalaw ng mahal na Birheng Maria at bilang pagtatapos din po ng Flores de Mayo, Flores de Maria, dito sa atin sa Quiapo ay nakaugalian na ang pag-aalay ng bulaklak ay ating ginagawa sa paanan ng Nuestra Señora de Buena Hora, ang Birhen ng Quiapo. At tayo rin ngayon ay dinalaw ng official pilgrim image ng mahal na Birhen ng Lourdes mula sa pambansang Dambana ng mahal na Birhen ng Lourdes. Kaya nga't bilang pagpaparangal din, palakpakan natin ang ating mahal na ina. At mamaya nga po ay gaganapin natin ang prosesyon at Santa Cruzan bilang pagunita sa pagtatapos ng Flores de Maria. At tayo po'y nagpapasalamat sa Diyos sa biyayang ipinagkaloob sa atin na ang ating simbahan ay tinalaga bilang pang Archdiocese na Dambana ng mahal na pong Jesus Nazareno. Gaya po ng sinabi ni Father Reggie, bagamat wala po ang titulong ito, hindi maikakaila na ang simbahan natin ay isang dambana, isang lugar ng pagdalaw, pakikipagtagpo ng Diyos at ng tao. Pakikipagtagpo ni Jesus Nazareno sa kanyang mga alagad. At ang ginawa po ng ating mahal na kardinal ay pagkilala sa debosyon na ito. Kaya nga tayo nagpapasalamat sa kanya. At bahagi lang po ito ng paglalakbay ng pagpapakilala. Bagamat hindi ko muna po sasabihin ang maraming detalye, samahan niyo po ako sa paglalakbay na ito ng pagkilala, sapagkat ang paglalakbay na ito ay lalong pagbibigay dakila at parangal sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. At kung ipagkakaloob niya po ang biyayang ito, ang ginawa natin sa araw na ito, ang unang hakbang para lalong dakilain ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya't magdasal po tayo na dumating ang araw na ang pagpapakilala sa Kanya ay lalong maipahayag, lalong maipagdiwang ng sambayan ng Pilipino at maging ng buong mundo. At ang pagpapakilalang ito ay kaloob sa atin ng Diyos. Kaya nga tayo nagpapasalamat sa araw na ito sa ating mahal na Kardinal ng Arsobispo ng Maynila, ang kanyang kabunian, Jose Cardinal Advincula, sa pagbibigay ng pagkilalang ito. At ang kanyang sugo sa atin, ang ating Bikaryo General at Moderator Curie, Reverend Father Reginald Malikdem. Palakpakan po natin na pasalamatan si Father Reg. Si Father Reggie po ay kasama ko nung siya po'y bagong pasok, kami po ay mga nakakatanda nun sa seminaryo at lagi siyang sumusunod kadalasan sa aking yapak, no? At bagamat ngayon ay pagdasal po natin siya sa kanyang bagong tungkulin sa ating Archdiocese upang lalo niyang matulungan po ang ating mahal na kardinal. Salamat din po sa mga kapatid kong paring narito ngayon at sa ating MBBN family na nandito rin po at sa inyo pong lahat, sapagkat ang ginaganap nating pagdiriwang na ito ay sabi ko nga hindi tungkol sa atin kung hindi tungkol sa ating mahal na pong Jesus Nazareno.
at bakit kinikilala ang debosyon? Para lalo nating maalala ang ating misyon. Sapagkat ang bawat deboto ay misyonero. Ang bawat deboto hindi lang dito sa simbahan natatagpuan ng Diyos. Katulad ng pagdalaw ng mahal na ina, paglabas natin sa simbahang ito, paglabas natin sa dambanang ito, dapat dalawin din natin ang mga Elizabeth, ang mga kapwa nating nangangailangan, ang kapwang nauuhaw nat sa ating pagtulong at pagmamahal, sapagkat yun daw po ang tunay na napuspos ng Espiritu Santo, katulad ng mahal na Birhen. Yun daw ang tunay na deboto, hindi lang puspos sa debosyon, kung hindi puspos sa misyon. At nawa, ang dambanang ito ang lalong mag-alab sa ating debosyon at misyon. Muli, bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Yumuko kayo at hingin ng pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa, kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin.